Ito na naman po si Sigal Caid Marino po. Ang tatalakayan po natin ngayon ay ang importance po ng BST. Dahil lahat po ng seaman, baguhan o datihan ay mandatory pong kumukuha ng kursong ito. Kaya po, sasabihin po nila, magti-training po ako, gusto ko pong mag-seaman. So ang una-una pong training na magagawa po ng mga baguhan at datihan, ito po ay ang basic training for seafarer. Ang basic po training po for seafarer ay naglalayong pong ma-training po ang mga potential seaman po ng tungkol po sa apat na bahagi. Unang-una po rito ay ang personal safety and social responsibility. Pangalawa po ay ang elementary first aid. Ang pangatlo po ay personal survival techniques. At ang pang-apat po ay ang fire prevention and firefighting techniques. Yan pong apat na yan po ay nagnalayon po na i-training po ang mga potential seafarer at dati na pong seafarer para sa kaalaman po ng kanilang kaligtasan pagdating po nila sa barko. So ano pa nga po ba ang masasabi po natin sa mga kursong ito? Ang masasabi ko lang po, ang personal safety and social responsibility ay kurso po yan na nagtuturo sa knowledge and compliance with safe working practices in basic level. Basic level po, dahil subject covered include human relationship on board ship, understanding orders and to be understood in relation to shipboard duties. Yan po ang dapat nating malaman po. Kaya po, bawat isa pong individual na nagtitraining po nito ay ini-emphasize po nila ang pakikipagrelasyon po sa barko sa mga kasamahan. Na tayo po ay dapat pong matutong makisama para na rin sa harmony dahil po tayo ay malayo sa pamilya. Kaya po ito ay talaga pong binibigyan po ng emphasize na matutunan po at maging mabuti sa mga kasamahan dahil po ay ang nakasasalalay po rito ay ang ating mga pakikisalamuha at kagandahang asal po sa barko upang maiwasan po ang pakikipag-away at maging harmonious po ang mga relasyon natin po sa mga kasamahan po natin. Yan po ay talaga pong ini-emphasize po yan. E ano naman po ang ibig sabihin po ng elementary first aid? According po to sa STCW, elementary first aid is designed to form a part of a minimum basic safety training for seafarer. The aim of this EPA is to give all person intending to go to the sea a basic knowledge of immediate action to be taken upon encountering an accident or other medical emergencies at sea. You see, kaya kinakailangan po natin kahit papano ay may kaalaman tayo po ng mga elementary first aid. So yan po ay tinuturo po nila sa lahat po ng training center para po magkaroon po ng basic knowledge ang bawat isang potential seaman o dati ng seaman na magkaroon po ng mga kalaman katulad po sa mga emergency. Kunwari po, ano po ang gagawin sa isang taong na aksidente para mabigyan po siya ng first aid o PSR. So, ano po ang kinakailangan gawin? Yan po ay kaalaman na matututunan po ninyo pag kayo po ay kumuha na po ng basic training. Kaya nga po, ang bawat isang seaman ay bago po sumampa sa barko ay may kaalaman na po. Katulad po ng firefighting training. Ito pong firefighting training ay consist po ng basic knowledge and skill para matuto ka pong pumatay po ng mga sunog
At ang pagpapatay po sa sunog ay naaayon po sa mga pag-uutos po ng mga nakakataas na hindi ka lang po basta sugod ng sugod po. Dahil alam naman po ninyo, dapat natin pong pangalagaan ang ating sarili, hindi lamang po ang barko. Kaya po, tayo ay nagkakaroon po itong basic training for seafarer. Kaya po, pag ikaw po ay nasa barko na, may kaalaman ka po sa apat na ito. Pakikasalamuha ng maayos sa kapwa, marunong kang magkaalaman sa mga first aid at ang survival technique. Yan po ay importante po dahil kung sakali man may mga mangyaring hindi natin inaasahan, ay alam po natin ang ating gagawin. Katulad po ng sunog, yan po ay dapat po nating malaman ang kaalaman kung paano po matay po ng apoy. So, kaya po, ang seaman po, pagsakay po nila sa barko, ay meron na po sila talagang kaalaman. At bukod pa po dito, pag nasa barko ka na po, ay may training po. Doon po hinahasa ang lahat po ng seaman mula kapitan hanggang sa pinakamababang pwesto po. Ay nagtitraining po, bahagi po ng STCW to. At mayroon po kaming sinusunod na pattern po kung ilang buwan, ilang linggo ang dapat gawin. Kaya po, ang mga seaman po ay nagkakaroon po sila ng training po sa barko. Katulad po ng firefighting drill o boat drill, yan po ay inaalam po yan sa barko. Bukod pa po sa napag-aaralan sa lupa, sa barko po ay ginagawa po namin yan. Hindi lang po yan para sa magkaroon po ng lista-lista lang, kung di actual training po. Kaya ngayon po ay pinapaalam ko ang importansya ng apat na bahagi po ng basic training. Kaya lahat po kayo ay seryosohin po natin dahil hindi naman po biro-biro ang magtrabaho po sa barko. Kaya bukod sa malayo sa pamilya, minsan po nakakaramdam po tayo ng homesick. Kaya po, bukod po dyan sa homesick, kinakailangan po nating matutunan pong makisalamuha sa kapwa para magkaroon po tayo ng magandang relasyon po sa mga kapwa natin. Kasi po, napakahirap po sa barko ang mayroon ka pong kaaway. Kaya po, naipapaliwanag po rito sa pag-aaral po ng basic training for seafarer, yan pong kaalaman na yan. Yan pong apat na bahagi po na dapat nating pag-aralan. So, kaya po ang isang graduate ng basic training for seafarer ay handang-handa na po sila na sumakay sa barko at nakakatiyak na alam na po nila ang gagawin nila during sa mga emergencies. So yan po lang ay pagbabahagi ko po sa inyo para po ang bawat isa pong seafarer, graduate man, engineer man, o deckside, o mga crew. Ito po ay bahagi po ng ating training na dapat natin pong seryosohin para po sa ating kaligtasan, kaligtasan ng barko, at ang pakikisalamuha po sa kapwa at ang mga emergency po ay kinakailangan po nating meron po tayong kaalaman. Kaya kayo ay dapat ninyo pong seryosohin. Kasi hindi lang po ito dahil lang po sa certificate na makukuha po natin. Kailangan pong isipin po natin na hindi lang po sa certificate. Dahil pagka sa actual na pong pangyayari, dun po tayo mabibigla. Kaya nga po, bukod po doon sa training na to, talaga pong siniseryoso to pagdating sa barko. Kahit pa sabihin na ang mga crew, minsan po ay parang ayaw na. Napipilitan na lang po kasi pagod daw sa trabaho, bakit may boat drill, bakit may fire drill. Pero sa bandang huli po, ito ay para rin po sa mga
kabutihan po ng bawat isa. Na sa kalaunan po ay napag-iisip din ng mga seafarer na tama lang na magkaroon ng training. Kahit po medyo puyat ka, kailangan pong makibahagi po sa training na to. Wala pong special dito pagdating sa boat drill, fire drill. Kasi po, ito po ay essential sa isang seaman na kailangan po well-equipped ka po sa bawat mga emergency. So, ngayon po, kayo pong mga baguhan na mga seafarer, seryosohin nyo po ang pag-aaral po nito dahil ito po ay para na rin po sa kabutihan ninyo at kaligtasan ninyo kung sakali pong may mga mangyari pong emergency. So, sana po ay magkaroon po kayo ng idea sa pagpapaliwanag ko pong ito at kayo na lang po ang bahala na alamin ang anumang dapat pang dapat alamin para sa inyo pong kaligtasan. Pero dahil sa pag natapos po kayo ng training na yan, ay alam ko po na kayo po ay bahagi po ng world class Filipino seafarer na may kakayahan hindi lamang po sa trabaho kundi sa mga emergency, sa safety sa barko, na kaya po nating pangalagaan ang sarili natin, pangalagaan ang mga paligid natin sa barko at lahat-lahat na po. So yung training po na yan ay bahagi ng isang seaman. Bahagi po na ito ng mga seafarer sa buong mundo, hindi lang po Pilipino, kundi po buong mga seaman, kahit anumang pong lahi ay kumukuha po nito.